Nakabalik na si Luca after nga niyang magkaroon ng injury na parang ginamitan lang yata niya ng bote, pero yung pakasin na na-injured na yon, ilang beses nang tinamaan yon. Versus Detroit, umiscore naman siya ng 53 points. Dalawang players lang sa Dallas ang umiscore ng double digit. Yung isa doon si Spencer Dinwiddie na meron 12 points. Si Luca din ay tabla na sa walang katapusang record sa NBA kasi meron na siyang total ng 5 50 or more games sa first 5 season. Tabla siya kay LeBron. Pero sa karir, si LeBron ay may total na 14 50 points game. Sa time frame din na yun, si Michael Jordan naman ay merong 17 games na umiscore ng 50 or more points. May total naman siyang 31. Ito lang ang hindi ko alam kung mabibreak ang record na to. 118 games na umiscore ng 50 or more points. Si Will Chamberlain kasi ang nakapag-set niyan. Si Luka rin naman ay may sabi na madaling umiscore sa NBA, baka sakali. Pero galing injury nga si Luka at hindi 100% pa siya. Yung Sacramento naman nanalo sa Minnesota sa overtime kanina. Si De'Aaron Fox meron 32 points, 5 rebounds at 4 assists. Pwera usog ulit, lagi ko na lang nababanggit. Kasi nga ang Minnesota, naglaro pa doon si Tito Rudy na merong 19 points at 14 rebounds. Si Anthony Edwards naman merong 33 points. Pero tinalo pa rin ang Sacramento o Minnesota sa points in the paint. Pangalawa, halos ganito rin kasi yung lineup nila last season. Nadagdag lang siguro si Kevin Huerter doon sa first 5. May bad game pa kanina. Base din kay Coach Nick ng B-Ball Breakdown sa isang podcast, ang ginagamit kasing style ni Mike Brown ay Princeton offense. So simplihan ko na lang, mga backdoor plays, laging gumagalaw or motion, ball rotation, tapos pick and roll. Walang madali ang tira, na parang pamilyar, halos katulad ng play ng Golden State. Magsisimula kasi yun sa isang big man sa loob, tapos apat sa beyond the arc, doon iikot ang bola para sa mas magandang situation. Ang last time na pumasok ang Kings sa playoffs ay 2006. Ang coach noon, si Rick Adelman. Ang ginagamit niyang system, Princeton offense din. Kaso dito kay Mike Brown, mas pinasimple lang niya at dinagdagan din niya ng defense plus yung rotation. Kasi nga dati, siya ang in charge sa substitution sa Golden State. Kaya puwera usog ulit. Ito pa yung isa, may magic talaga yung Orlando kasi nga sila yung tumapos ng winning streak ng Boston tapos nagkaroon ng sunod-sunod na talo tapos nagka-issue-issue pa. Dito naman tinapos nila ang winning streak ng Philadelphia, nausog ko ata. Mula kay Paolo Banchero, meron 29 points, 9 rebounds. Si Embiid naman, 30 points at 11 rebounds. Si James Harden, merong 17 points. Ito pa, baka mabati ko. Hindi pa kasi umi-score si James Harden ng 40 points since nalipat siya sa Philadelphia at kahit nung naglalaro siya last year sa Brooklyn Nets. Yung Orlando Magic kasi, malaki at malakas din naman yung lineup kaso mga batang players pa at kailangan nila ng veteran player. Actually, yung setup nila parang Memphis. Ang kailangan lang, tamang system. Si Steph Curry naman, simula nang magpakalbo, tatlong sunod na panalo. Ito naman ay sa OKC. So, hindi basta-basta team yan. Pwede pa kasi silang umangat hanggang play-ins. Si Shai Gilgeous-Alexander umiscore ng 31 points. Ito talaga, kapag hindi naging all-star tong si SGA, yari na naman. Si Josh Giddey merong 21 points, 8 rebounds at 6 assists. Hindi rin alam kung magtatanking ba sila or susubok sa play-in. Wala pa niyan si best player in 3 months. Si Jordan Poole okay sa first 5 kapag kasama niya either si Klay or si Steph. Pero kapag silang tatlo, medyo nag-i-struggle siya. Meron siyang 15 points. Si Klay naman merong 28 points at 6 na 3-point shot. Si Steph, 38 points, 8 rebounds at 12 assists. Meron din siyang 8 3-point shot na ang baseline pa ulit ng Golden State nilagpasan nila. Nasa 37 assists ang nakuha ng team sa panalo nila versus OKC. Last year kasi, ganyan ang marker ng Golden State kapag nananalo sila sa game. Mahigit 30 na assists. Ang tinadhana naman pero hindi pa rin pinagtatagpo since 2018 si Kevin Durant at si LeBron. 11 straight games na silang hindi nagkakatapat sa loob ng court. 5 taon na rin yon. Ang last game pa nila ay December 25, 2018. Base yan sa Yahoo Sports.
Wala din si Anthony Davis sa game dahil nga pinahinga at meron nga siyang injury. Tapos si Westbrook nalagpasan na si Gary Payton sa all-time list para sa assist. Meron siyang total kanina na 17 points at 10 assists. Si Kyrie naman naputol na ang 30-game streak niya. Meron siya kanina ng 26 points, 7 rebounds at 6 assists. So kung meron na namang mga miss call, wala tayo magagawa dyan dahil nga si Commissioner walang magawa. Ito pa yan, si Kevin Durant kasi sa isang podcast sinabi niya ang ideal return niya ay bago mag All-Star break. So mid-February yun, lagpas na sa kanyang usual timeline na binigay. Ito ay para fully recover na sa second part ng season. I-re-evaluate kasi siya sa February 7 at almost 1 month nang na-injured si KD. Meron kasing 4 na games kasi doon bago mag All-Star break at pwede siyang makapaglaro doon. Pero last year, ganyan din naman yung nangyari. Nasa injury management itong si KD. Hindi siya pinalaro nung nakaraang taon. Tingnan lang natin ngayong taon.